Welcome back mga kaibigan, at ang pag-uusapan natin sa videong ito ay kung bakit sinasabi ng ilang mga Pilipino, lalong-lalo na ang mga matatanda, na may mamamatay kapag may kumanta ng My Way ni Frank Sinatra. Pero bagong lahat, kung gusto nyo ng ganitong klaseng mga video, ay siguraduhing mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-ring mo na rin ang notification bell para updated ka lagi sa aking mga uploads. Simulan na natin ang ating kwento. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Mga kaibigan, alam naman nating lahat na dito sa Pilipinas, ang pagkanta, lalong-lalo na sa mga karaoke o videooke, ay parte na ng kulturang Pilipino. Bawat barangay ay mayroong humigit kumulang 10 karaoke bars na hindi nawawala sa mga selebrasyon, lalo na kapag may birthday. Kapag may nakita nga tayong Pilipino sa social media na nag-trending dahil sa husay sa pagkanta, ay napapasabi na lang tayo ng "It's just a normal day in the Philippines." At ang mga kantahan na to ay umaabot hanggang madaling araw noong wala pang pandemya. Sa karaoke, lumalabas ang angking galing ng mga Pinoy sa pagkanta, lalong-lalo na kapag natamaan na sila ng konting alak. Sa mga kantang to ay may isang talaga namang ipinagbawal dahil may kasabihan na may mamamatay daw sa tuwing kinakanta to. Ito ay walang iba kundi ang isa sa mga hit song ni Frank Sinatra na My Way. I did it my way. Ang tanong mga kaibigan ay saan nga ba nagmula ang kasabihan na to? Bakit sinasabi nilang may mamamatay kapag kinanta to? At bakit hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin ito ng ilang mga Pilipino? Balik tayo 50 years ago noong 1969, kung saan ang kantang My Way ni Frank Sinatra ay binansagang one of the greatest records of all time. Mabilis itong sumikat at minahal sa iba't ibang parte ng mundo, pero dito sa Pilipinas ay kabaliktaran dahil kapag kinanta mo to, ay papatayin ka. Simula noong January 16, 1998 ay nasa 12 katao na ang namatay na konektado sa kantang to. Pinatay sila dahil ang ilan sa kanila ay sintunado sa pagkanta, wala sa tono, masyadong malapit sa mikropono habang kumakanta at pagkanta ng paulit-ulit ng walang katapusan. Noong 2007, ang security guard ng isang karaoke bar sa San Mateo, Rizal ay walang awang binaril ang isang 29 years old na lalaki dahil sa pagkanta ng awiting ito. Sinabi ng gwardiya na nagawa niya ito dahil sintunado raw sa pagkanta yung lalaki at ayaw nitong magpaawat. Naubusan ng pasensya yung gwardiya at binunot ang kanyang .38 caliber pistol at pinatay yung lalaki. Ayon pa sa gwardiya, ay parang nag-iba raw ang takbo ng kanyang utak noong nagsimulang kumanta yung lalaki na dahilan upang mawalan ito ng kontrol sa kanyang sarili. Mga kaibigan, isa lang to sa 12 insidente ng pagpatay na konektado sa kantang to simula noong 1998 hanggang 2018. Mabilis namang kumalat ang balita sa buong Pilipinas na dahilan upang matakot ang mga tao na kantahin ito. Umabot pa nga sa punto na ang ilan sa mga bar owners ay ipinatanggal ang kantang My Way sa kanilang songbook. Sa takot ng mga tao ay pati sa kanilang mga bahay ay hindi na nila ito kinakanta at pinapatugtog sa kanilang mga radyo at cassette player. Lumipas ang mga araw,
linggo, buwan, taon, kung saan akala ng lahat ay tapos na ang mga pagpatay na konektado sa kantang to at hindi nila alam na meron pa palang mangyayari. Noong 2018, may isang 60 years old na lalaki ang sinaksak ng kanyang kapitbahay sa isang birthday party sa Zamboanga del Norte. Ayon sa reports, ay pasimula pa lang daw ang pagkanta nito ng My Way, ay hinablot na kaagad ng kanyang kapitbahay yung mikropono at saka siya sinaksak. Agad naman silang tumawag ng ambulansya ngunit pagdating nila dun sa ospital ay dead on arrival na yung biktima. Mga kaibigan, dahil sa dumarami ang mga insidente ng pagpatay sa mga karaoke bars, ay nagsagawa ang Kongreso ng isang bill, ang House Bill Number 1035, Article 2, Section 15 ng Constitution, kung saan nakasaad dito ang curfew sa paggamit ng karaoke sa mga pampublikong lugar dahil sa mabilis na pagtaas ng porsyento ng karahasan na naidudulot ng impluwensya ng alkohol. Alam naman nating lahat na mahirap ang buhay dito sa Pilipinas kaya ang simpleng pagkanta na lang sa mga karaoke ang siyang nagiging libangan ng mga Pilipino upang makalimutan ang kani-kanilang problema. Sa kabilang banda, ay dito rin inilalabas ng mga taong mainitin ang ulo ang kanilang mga pinagdadaanan kung saan umaabot sa puntong nakakasakit na sila ng ibang tao. Ayon sa isang professor ng University of the Philippines at former dean ng UP College of Mass Communication na si Mr. Ronald Tolentino sa isang interview sa New York Times noong 2010, ang Pilipinas ay isang napakabayolenteng lipunan at ang karaoke ay nagpapalitaw lamang lalo ng isang bagay na matagal nang nandito sa ating bansa, ang karahasan. Sinabi niya rin na ang triumphalist nature ng kanta o ang paulit-ulit nitong pagmamalaki sa mga tao ang isa sa mga bagay na nag-trigger sa kanila upang gumawa ng krimen. At para sa mga hindi nakakaalam, ay pati ang anak na babae ni Frank Sinatra na si Tina ay ayaw ang kantang ito. Sinabi nung anak niya na yung buong kanta raw ay parang pagbubuhat nito ng sarili niyang bangko o pagiging mayabang o ma-pride. Pero disclaimer lang mga kaibigan, huwag kayong magalit kay Frank Sinatra dahil hindi naman siya ang sumulat ng kantang to. Ikaw kaibigan, naniniwala ka ba na may mamamatay kapag may kumanta ng My Way ni Frank Sinatra? I-comment mo sa baba ang iyong opinion at magkakasama natin itong pag-usapan. Ano-ano pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakaalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga. Shoutout nga pala kay Sharif Hasim, Bea Emaas, Jay Malanum, Alexis Aranzado, Kit Escobia, Martina Maravillas, Raymuel J. Paneda, Web Chibi Judith, Papaw Gibon, Darwin Almorado at Diane Salazar. Maraming salamat sa support at panonood at hanggang sa muli nating kwentuhan, kaibigan.